guys, pagluluto tayo ngayon ng chicken. Gagawin natin ng Bicol Express. Para maiba naman ang chicken natin recipe ngayon, luluto. Ayan, pipirituhin ko muna ang chicken. Both sides hanggang brown. Then, pag naluto na to, kahit half cook lang, okay na siya. Pwede na siyang i-set aside para itutuloy natin ang ating pagluluto. Same fan pa rin ang ating paglulutuan. Isang kutsa na natin ang ating luya. Ganon din ang ating sibuyas. At ganon din ang ating bawang. Itutuloy lang natin ang ating pagsangkutsa sa ating mga pangunahing sangkap. Ayan, pwede natin ilagay ang ating kamati. Itutuloy lang natin ang paghalo-halo. Ayan, ito ang ating recipe ngayon. Lalagyan natin ng bagoong alamang. Pero ito ay luto na. Kaya yan, pwede na natin ilagay siya. Ayan, pagpatuloy lang natin ang ating paghahalo. Pwede na natin ilagay ang ating chicken. I-arrange natin ang chicken. Yan. Ilagay ko na ang pangalawang tiga ng ating gata. At yun na yung pinakasabaw na gagawin natin para siya maluto. Takpan hanggang kumulo. Ayan, mga 5 minutes to 6 minutes lang. Ayan na siya, guys. Marami pa siyang liquid. Pero pwede na natin ilagay ang ating pampaanghang. Ito yung ginagamit ko, ang siling pangsigang. Ayan. Para maanghang ang ating chicken. Ang katamtaman lang ang liquid natin, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Lagyan ko siya ngayon ng sitaw. Ang ating sitaw, green na green. Ito yung favorite kong sitaw na gulay, yung pinaka-green na dark green siya. Takpan natin para nang sa ganun mabilis siya maluto. Yan, tamang-tama yan. Pag medyo luto na siya, pwede nang buksan. Ayan. Ayan na guys. Napaka-healthy tingnan ng ating gulay kasi green na green. Haluin lang natin ng konti nang sa ganun kanyang liquid ma-absorb lahat ng ating gulay. Ang liquid na parang lasa siya. Lalagyan na natin ang ating pure gata. Ayan, kung tawagin sa Bicolano ay liputo. Lalagay ko na rin ang bell pepper. Yan, red na red yan. Para makulay ang ating buhang. Ayan, tayo natin siyang kumulo. Tuloy lang natin paghalo-halo. Hindi ko na siya takpan para mabilis reduce ang ating liquid. At saka, ang gata natin ay lutong-luto. Ayan, pwede ko na siyang tikman ang masintensyahan kung tama na ba ang alat. Nakukulangan ako sa alat, kaya lalagyan ko siya ng kunting asin. At ganun din ang aking pangtimpla, kundi ang asukal. Ayan. At lalagyan ko na rin siya ng black pepper para panlasa na siya. Lalagyan ko na rin siya ng suka. Ayan, para pambalansi ng lasa. Yun yung purpose ko, guys. Kaya ako naglalagay ng suka sa mga lutong ulam. Tikman ko ulit kung ano ang lasa, kung tamang-tama na ba. Ayan, masarap na siya, guys. Nag-reduce na rin ang kanyang liquid. Ayan, lapit na siya maluto, guys.
nag-reduce na rin ang kanyang liquid, na nagmamantika na siya, pwede na siyang hanguin. Ilipat na natin sa ating serving plate. Ayan, lagay ko na sa ating serving plate. Ito na siya guys, ang ating finished product. Chicken a la Bicol Express. You can try this recipe guys. Ayan, nagtira ko ng konting green chili na para pang garnish ko. Ayan guys, masarap ito ang ating lutong chicken ngayon para maiba naman ang panlasa. Try this recipe guys. If you like this video, please give a thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. And thank you for watching. See you in my next video. Bye!